Magandang araw, CCF family. Ako po si Pastor Omar at kasama po natin ngayon si Pastor Bong para sa Sunday Fast Track. Pastor Bong, ang ating pong unang katanungan ay, kung mahal ng Panginoon ang kanyang mga nilikha at siya ang pinaka makapangyarihan, maaari ba niyang iligtas na lang ang lahat at dalhin sa langit? Ayan, alam niyo, totoong-totoo ho yan. Yung tanong na yan ay napakahalaga. Totoong mahal tayo ng Panginoon Diyos at bilang kanyang nilikha, sana nga ho dahil siya ay makapangyarihan, pwede na lang iligtas siya na tayong lahat. Kanya lamang po, hindi ho ganun ang Diyos. You need to understand that His power is also, ano po, in the context of His holiness, in the context of His justice. Kaya mayroon pong ganun, kaya nga sabi niya, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya kailangan ho mamatay si Jesus Christ. Kailangan ho siyang magbayad, maging sagot doon po sa pangailangan natin para maligtas at mapatawad. You have to recognize and believe somehow that Jesus Christ died for us and He was buried and rose again on the third day, which is the gospel. Ibig sabihin, hanggat hindi natin yan ina-appropriate para sa atin, inaangkin para sa atin, hindi ho mapapa sa atin ang kaligtasan at gayon din ang kapatawaran. Salamat po, Pastor Bong. Ang pangalawa po nating katanungan ay, nabanggit po sa Revelation 21 verse 8 na ang mga idolaters po ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy at asupre. Mali po ba na magkaroon kami ng mga man-made or graven images? May tuturing po ba itong idolatry? Wow, medyo mabigat na tanong yan. And alam po ninyo, dahil siyempre sa konteksto ng ating kinabibilangang lipunan, marami ang maaring sabihin inaatake po sila. Kaya maingat na maingat natin itong sasabihin. Yung pong bagay na gumagawa ng man-made or graven images at doon ay tayo yuyukod at sasamba o kaya naman ay mananalangin na parang nagpapahayag tayo ng dependence sa mga bagay na yon, yan po ay idolatry. Hindi po ako nagsabi niyan. Kasi si God mismo, in His covenant with His people sa Israel, noon pa man, sinabi na yan, kasama yan sa kanyang kauna-una akong ipinag-uuto. Sabi nga, di ba, I am the Lord thy God who delivered you from Egypt. You shall have no other gods before me. At pagkatapos, yung pangalawang utos, sabi niya, you shall not make any graven image. Sabi nga noon, in heaven, on earth or under the earth, nor even bow down before them. Kaya mapapansin nyo kung naalala ninyo sa panahon ni Nebuchadnezzar na nagpatayo siya ng malaking estatwa, yung pong tatlong magkakaibigan, si Hananiah, si Mishael at si Azariah, talagang sinabi po itatapon sila sa apoy. Pansasabi, pasensya na po kayo, mahal na hari. Kahit na ho, hindi kami iligtas ng Diyos, hindi kami yuyukod sa estatwa na iyong itinayo. They decided not to obey the king's order but to follow God's commandment. Kaya naman, the Lord protected them and saved them from the furnace of fire. At yung kasunod pong katanungan ay, paano ba namin malalaman if kami ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung ang sinasabi rin ni Ezekiel, ang problema ng tao, it's not only the idol in front of them, but the idol in the heart. Pag sinabi nating idol in the heart, ito yung mga bagay na doon tayo umaasa kapalit ang Diyos. Kumbaga, sa halip na ang Diyos ang asahan natin, sa ibang bagay tayo umaasa. Maaring sa tao, maaring sa bagay, o sa gamit, o sa ating mga sariling kakayanan. Kaya, the mere fact na hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, if you do not obey God, you are already playing God. As if you're saying, I am just like you. I'm like equal with you. I'm equal with you. And since I'm equal with you, pantay tayo, ba't kita susundin? That alone, yan din po ay form of idolatry in our hearts. We need to submit ourselves to the truth of God, who is Jesus Christ. Maraming salamat, Pastor Bong. That's it, everyone, for Sunday Fast Track. God bless.